sa bawat segundo, minuto, oras, araw na lumilipas, maraming kaganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mapatid ng bawat mamamayan. Kung magkamisan ay kailangan natin dito ang pagsipat, pagpuntirya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging kaagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyong napapanahon. Asintado! Ito ang maglalangad ng mga mapagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado! Ito ang siyang tuwiran at katuwang sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado! At ngayon, narito na siya. Mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast, ang kaibigan ng lahat, si Samuel Sammy Gabot. Magandang gabi po. Luzon, Visayas, Mindanao at ganoon din po sa iba't ibang dako sa daigdig sa buong mundo kung saan umaabot po ang ating palatuntunan ang asintado dito po sa ating bahay sa Facebook channel ng Broad Stream Cast Communicators. Araw po ng Biyernes na naman, Hunyo a 4, 2021 po. Thank God, it's Friday. Marami na namang ano dyan. Kaya lang, hindi uso happening ngayon eh. Dahil po sa pandemya, marami pa rin restrictions. Pilit na binubuksan ang ating ekonomiya, pero nandun pa rin po, matindi ang restriction. At tila wala pa rin nagbabago. Heightened restrictions eh. Paano lalabas yung mga tao? Paano makakaalagwa ang taong bayan? Siyempre, yun lang may mga importanteng pakay. Ang natural, lalabas sa kanika nilang mga bahay. Yung iba, di tulad ng dati, nung hindi pa ho tayo hinahagupit ng coronavirus, COVID-19, sige lang, hala bira, anything goes. Yeah. Malayang nakakapaglayag, layag sa ano yun, sa dagat yun. Malayang nakakagala kahit saan nila gusto. Kahit na araw-araw happening. Alam nyo naman ang mga Pinoy. Lalo na pag araw nga ng Biyernes, ang iniisip ng karamihan sa mga kababayan natin, happening yan. Pagtapos na opisina, nandyan na yan, kanya-kanya ng tropa yan, kanya-kanya ng grupo. Kung saan sila magtutungong lugar, meeting place, doon na magkakasiyahan yan. Hindi pa po pwede sa mga night spots. Wala pa pong bukas ng mga night spots. Unlike in other countries, meron na po. Ang una nga pong nagbukas ng nightlife dito sa Wuhan City sa bansa pong China, na kung saan nagsimula ang virus na ito, na hanggang ngayon walang tigil
sa pananalasa sa iba't ibang dako ng daigdig, anak ng teting. Talaga naman. Wala tayong magagawa. Nandyan na yan. Kailangan eh, malabanan natin. Ha? Kailangan magwagit tayo rito. Manalo tayo laban sa virus na ito. Ha? At sana eh, mapatigil na natin to sa lalong madaling panahon. Otherwise, magtatagal na magtatagal at maapektuhan. Talaga. Babagsak ang ekonomiya ng isang bansa. Ay lalong-lalo na tayo, itong Pilipinas third world country pa rin hanggang ngayon. Buti pa yung iba, developing country na eh. Samantalang sa Asia, tayong pinaka, pangalawa sa pinakamayamang bansa noon. Wala eh. Halos maging kulelat na tayo eh. Panghuli. Ha? Sa mga bansa sa Asia. Ha? Na sa kahirapan. Kaya wala tayong magagawa. Karamihan sa mga kababayan natin, nakikipagsapalaran po sa ibang bansa, kung saan-saan. Ha? Middle East, Canada, US, saan. Basta merong naghihintay na trabaho, may mapapasukan, kukulin ng mga kababayan natin yan. Ha? Malayo man sila sa kanilang mga pamilya, ganun po talaga eh. Dahil, wala po talagang kapag-apag-asa rito sa bansa natin eh. Ha? Dito, aabutin ka ng gutom, nanga, aabutin mo rito. Grabe po. Kaya, ewan natin. Only you. Talaga, oh. Ang tanging nakakaalam po nang mangyayari sa darating na panahon, yung nasa itaas, ang dakilang ama, ang ating mahal na ama, at siyempre, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Iyan. Nakapag dasal na ho ba kayo? Tuwing umagat, pagkagising, pagtulog, yan. Dalawang maikling minuto lang eh. Ha? Hindi naman siguro, abuti na isang minuto, kahit na 30 seconds lang eh. Ganun lang, maalala lang natin araw-araw ang dakilang lumikha. Ha? Umaga, gabi, tanghali, ayun. Basta, wag po tayo magsasawa sa pagtawag sa mahal na Panginoon. Ha? Maraming salamat, Kuya Charlie. Ha? Good evening, sabi niya, Kuya Sammy. You're live now on BSCC Facebook page. Thank you so much, Kuya Charlie. Hey, totoo yun. Hindi tayo, ha? Marami naghahanap kay Asintado eh. Sa programa natin eh. Saan-saan, ha? Saan-saan sila naghahanap eh. Ang dami nagsasabi nga sa akin, sa YouTube na lang kita pinapanood. Ha? Hey, hindi ko mahagip eh. Bahala na ako kayo, saan yung mahagip yan? Basta tayo po ay sumasayang papawid. Mula po Lunes hanggang araw po ng Biyernes. From 6 to 8 p.m. every day, Monday to Friday. Yan po ang oras natin. At siguradong mahagip nyo ako sa Facebook channel ng or Facebook page ng Broad Stream Cast Communicators. Live po yan.
Ha? Okay? At pagkatapos po naman ng live broadcast natin, ha? Mula po dito sa Pilipinas, eh, ha? Mapapanood naman po nyo yung buong-buong replay ng Palatuntunang Asintado sa YouTube channel ng Broad Stream Cast Communicators. Kaya doon po sa mga nahuhuli sa pagsubaybay, pagtutok sa ating Facebook page, pwede pong umabol pa. After 8 in the evening, abangan nyo na po sa YouTube para malaman nyo kung ano yung mga inasinta natin sa araw na yun. Okay. Maraming salamat po. Ha? Kuya Charlie Pry, good evening, sabi niya. Kuya Sammy, you're live now on BSCC Facebook page. Thank you so much. Ha? Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating palatuntunan, umpisahan na natin. Ha? Ibabalik ko muna itong mga tumawag sa atin, yung nasa comment box na natin. Baka matabunan tayo eh. Ha? Bah, ibang klase po ngayon. Gaya nito. Ha? Ang nagbukas po ng tilon natin, ha, ng ating programa, yun. Ha? Ang talagang mahal na mahal ako nitong pinsang buho kong ito eh. Ha? Ang Kuya Armando ko. Ha? Kuya Armando Bautista Ganaban, siya po ang nagbukas ng tilon ng ating palatuntunan sa araw pong ito ng Biyernes, Hunyo 4, 2021. From Grand Terrace, yeah. Grand Terrace, California, USA. Yun. Ang Kuya Armando Bautista Ganaban ko po. Ha? Ang nagbukas at nanonood na sa mga sandaling ito. Maraming salamat, Kuya Armando. Talagang inunahan na. Ha? Inunahan si Ramon. Ha? Ramon Gabot Sr. na nasa lalawigan naman ng Pangasinan. Nakatuto. Siya po nagiging mata at tenga natin kapag merong medyo masama sa audio natin, sa komunikasyon natin. Siya po ang nagbabato agad sa atin through our chat box or comment box. Yan. Kaya nalalaman ko po agad kung merong diferensya, ha? Habang tayo po ay nagpro-programa. Yan. Andyan na rin po, nakatutok si Ramon Ganaban Gabot Sr. Maraming salamat po sa inyo. Ha? Talagang nanunood ang aking Kuya Armando from California, ha? USA. Oh, talaga, ang dami ko pa nga palang hindi nabanggit ka sa programa natin kagabi. Nawala na. Nagpaalam na tayo sa air eh. Kaya mamaya, babanggitin natin. Ha? Nandyan na rin po. From Kuwait naman. Ha? Nanunood na rin po. Nakatutok. Palagay ko, hindi busy si Sinche. Ha? Alam nyo po ito, sa hospital po ito nagtatrabaho si Miss Sinche Buste. Nanunood na rin po sa atin. Maraming salamat, Sinche. At kinakahiligan mo yung programa natin, palatuntunan natin. Thank you so much. At sana, nasa mabuting kalagayan kayo lahat dyan. Kung saan man kayo naroroon sa oras na ito. Ha? Oh. Good evening po, sabi niya, Sir Zami. Okay. From Cynthia Buste, na nakatutok po. From Kuwait. As far as Kuwait. Kita nyo. Hindi po kawit, ha?
natin Kawit, Cavite. Sa Kuwait po. Sa Middle East. Yan. Okay. Ayan. Ay. At saka naman pumasok. Ha? Si Kuya Charlie. Ayun. Ha? In-inform niya tayo. Kinaalam niya sa atin na ha? Bukod sa pagsasabing good evening Kuya Sammy, ha? You're live now. Yeah. On Broad Stream Cast Communicators Facebook page. And thank you so much, Kuya Charlie. Narito na rin po si Miss Angelica Paz. Ha? Magandang gabi po, sabi ni Miss Angelica Paz, Sir Sammy. More power and God bless po sa inyo at sa buong BSCC family. Thank you so much, ma'am, for joining us in our program. O Biyernes, napakahaba yung pila. Biro nyo talagang. Ha? Diyan na lang kasi ang pinaghuhugutan ng mga kababayan natin. Eh. Simula po madaling araw talagang napakahaba ang pila po doon sa Quiapo. Yung mga namamanata dahil Biyernes po ngayon. Ha? Eh, mukhang umabot ng Rizal Avenue at baka lumampas pa eh. Yung pila ng mga deboto, ng mga tao na gustong makapasok, magsimba sa Quiapo Church. Dahil Biyernes po, simbang Quiapo. Para magbigay pugay sa ating mahal na poong Nazareno. Oh, yan. Ewan ko lang ngayon. Palagay ko, alam nyo naman, pag tayo mga Pinoy, talagang kahit na gaano pa yung kahaba ng pilang yan, hindi aalis yan. Hanggat hindi nakakadalaw sa poong Nazareno. Panata na po kasi yan. Kaya, yun, ingat lang po. At medyo bumubuhos na naman yung malakas na ulan. Eh. Hindi pa rin po kasi umaalis. Ah, tayo exit lang yata. Kalalabas lang ng bagyong Dante. Pero sabi po ng Pag-asa, ng Weather Bureau, eh, maghahatid pa rin po ng pag-ulan. Ha? Lalong-lalo na sa bahagi ng Luzon, Central Luzon. Na lumayo na po eh. Hagip po dyan ang Pangasinan, Zambales, ano pa ba yung mga katabi? Pampanga, Bulacan, Bataan, yan. Kasama pa rin po yata itong lalawigan ng Cavite na kung saan nagmumula po ang ating broadcast. Araw-araw po, dito po natin sinasagawa ang live broadcast natin para po sa ating palatuntunang Asintado sa Broad Stream Cast Communicator. Yan. Alam nyo na, saan ako tatargetin. Hindi naman tayo nagtatago eh. Ha? Hindi gaya na iba. Edad lang, itinatago pa. Tayo, hindi po. Ha? I'm turning 67. 67 next month. Yan. July 19. Ganyan. Ipa showbiz eh. Tatanungin mo, ilan taong ka na? Ay, wala. Hindi sasagot yun.
Piling ta-artich eh. Ay, naku po talaga. Alas 6:20 na po ng gabi ang oras natin sa buong Pilipinas. Tinatapos natin to sa chat box natin. At saka yung palang mga ha, yung mga pumasok sa ating chat box pagkatapos ng ating programa. Kaya nagugulat ako eh. Kay Alex Poaching, ha, na nasa Kapastarlak. Okay. Thank you so much, Alex Poaching. Ha? For watching our show. My show. Yan. Okay. Sana maayos ka dyan sa Kapastarlak. Okay. Malapit ka sa ano dyan. Ha? Yung itinayong sports complex. Ha? Magiging syudad din yata yung lugar na yun eh. Dahil sa laki. Then ginawa yung malaking sports event, di ba? Yung ASEAN yata. ASEAN ba yun? Yung palaro? Hindi tayo medyo maalam sa sports eh. Ha? Yan ang hindi natin nalinya sa haba ng panahon na pamamalagi natin ha, sa larangan ng pamamahayag, print, broadcast, and television. Yan. Buti na yung nalalaman nyo po yung background natin. Ha, baka sabihin nyo, sino ba yung asintadong yan? Ha? Eh, kung magsalita, eh, kala mo, alam lahat. Ha? Eh, yun lang po naman ang aking kwalifikasyon. At may pagmamalaki ko na sa inyo, ha? Ang aking naging karanasan bilang isang veteranong mamamahayag at broadcaster. Yan. Hindi naman tayo, ha? Overnight eh, na periodista. Yung pinabili ng suka, naging reporter na. Nakaamoy ng mikropono, eh, broadcaster na. Kumuha po pa. Ha, kasabay ko, sandamukal kami, lahat ng mga broadcaster ng mga panahon yun. Ha? Kumuha kami na examen sa University of the Philippines. Ha? Dami ko kasabay doon ng mga talagang matitindi. Ha? Matitindi yung mga kasabay kong kumuha na examen doon. Eh. Talagang may mga pangalan na. Kilala na sa larangan ng broadcast at that time. Oh. Kaya, ayun, eh, napabilang tayo ron. Ha? Matitindi. Eh, akalain ko bang si Kadam yan Soto lang eh. Eh, totoy na totoy pa ako, kasama ko na. Yung mga antigong radio patrol. Ha? Broadcasters. Anchorman. Anchorman. Oh. Bakit wala raw ako sa FB? Live na, Kuya Armando. Sabi ni Kuya Charlie. Siguro paki-check mo ulit Kuya Armando. Ang Kuya Armando ko po ay ha, nanunood mula po sa Grand Terrace sa California, USA. Sinabi niya na ano eh, bakit wala raw si FB? Bakit nga ganoon? Live tayo, Kuya Armando. Hanapin mo doon sa BSCC page. Yan. Live. Meron yun. Broad Stream Cast Communicators. Sigurado yan. Nandyan yan.
makikita mo yung live broadcast natin. Okay? O yun, kababato lang sa atin ng Kuya Armando Ganabang ko sa mula sa Grand Terrace, California, USA. Ito naman, isa pa si, sa mga suki natin araw-araw, si Alejandro Rodolfo. Ha? Mula naman po sa Guam, USA din. Iyan. Oh. Mm-hmm. Talaga naman. Talagang, ang wala pa, yung mga taga Canada, hindi pa bumabato. Eh yun. Meron na tayo isa sa Middle East eh. In the person of Miss Cynthia Buste. Na kasalukuyan pong sumusubaybay sa ating palatuntunan from Kuwait. Ayan. Okay. Pero I'm sure na hindi man nakakapasok sa ating chat box, yung iba ay baka abala sa kanilang trabaho kaya hindi sila nakakapasok sa ating comment box, baka busy nga. Pero tinitiyak ko na sila po ay nakatutok at nanunood habang meron silang tinatrabaho. Yan. Sa Kingdom of Saudi Arabia, nandyan rin po yung sila Albert Galang, Francisca Sarceda, Cabot, Ganaban, nakatutok po yan sa atin. At siyempre, alam nila, gusto nilang malaman yung mga bagong balita. Galing mismo, direct mula sa Pilipinas. Okay. Wala na ba? Si Alex Poching, sa Kapas Tarlac. Buti naman at nahagit mo ako sa Facebook at saka YouTube. First time kong makita yung pangalan mo. Hindi ko na ilista yung mga nakabato pa eh. Yung mga pumasok sa ating chat box last night. Hindi ko na ilista. Medyo nakalimutan na naman ni Asintado. ilista yung mga marami pong bago tayo mga viewers from all over the world. Sa totoo lang, sabi nga nung hindi lang pala sa Pilipinas na marami kang taga-subaybay, Asintado, sabi sa akin eh. Pati pala sa iba't ibang bansa, sa buong daigdig, marami kang taga-subaybay. Nakita raw niya sa YouTube. Sa kanya nang galing yun. Hindi ko naman po tinatanong. Hindi ko nga alam kung, pasalamat naman ako. At marami tayong taga-subaybay. Ayun. Nariyan kayo, narito naman kami para maglingkod sa inyo. Maipabatid sa inyo ang mga nangyayari, kaganapan sa ating bansa habang kayo ay nariyan sa mga malalayong lugar. Okay? So, mula sa Guam kay Alejandro Rodolfo, na kasalukuyan din pong nakatutok, nanunood sa ating programa, ay babalik tayo. Kay Baby Lamido Gabot, mula naman sa Barangay Santo Niño, Binalonan, Pangasinan. Ayan.
Okay, okay ba yung internet natin ngayon dyan? Ha, Ramon, baby? Yung USA cable ng kaibigan nating Fernandez family. Dating Mayor Al Fernandez ng Dagupan at yung kanyang may bahay, si Ma'am Belen Fernandez. Okay. Kaya mukhang ayos na yung ano eh. Ha? Hindi na ganong nagluloko yung ating internet dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Ang hometown ng ina ni ex-president Gloria Macareug. Makapagal Arroyo. Okay. Okay na okay, kuya, sabi ni baby. Ayun, oh. Ganda. Eh, pag nagluko-luko, sabi nyo, sa USA Cable, at least nakilala nyo na, naalaman natin na sa Fernandez family pala yung USA Cable na yan. Eh, di, hindi na tayo maargabyado. Pero, sa USA Cable, kailangan po talagang maging maganda ang serbisyo natin sa ating mga customer para lalo pa pong yumabong, tangkilikit ang inyong internet service. Ganyan lang po yun eh. Hindi kagaya ng ibang internet provider, eh talagang mga walang iya eh. Nako? talagang ewan ko ba? Bakit hindi mahagupit ito ng NTC? Itong mga internet provider na walang iya. Mabilis lang sa koleksyon, paniningil. Ano ba? Yung kay Lulu Principe kaya dyan sa Los Baños, okay ba yung internet nyo dyan, Lulu? Ha? Na-monitor kita nung isang beses medyo inireklamo mo yung internet provider nyo dyan sa lalawigan ng Laguna, particularly in the city na ba yung Los Baños? City or town of Los Baños in the province of Laguna. Hindi raw, nako, nakasagot ka agad si Lourdes Lulu Principe. Isang malutong na hindi, sabi nako. Anong pangalan nga ng cable na yan? Maasinta natin araw-araw para matuto yan. Pakibalibag mo, Lulu, ha? Araw-arawin nating lousy. Oh, sabi, lousy yung internet provider dyan sa university town. My God! Eh, kailangan yan eh. Ha? I-boycott na yan pag ganyan ang serbisyo. Yun lang ang maigaganti natin dyan. Dahil irereklamo mo, wala rin eh. Yung pagrereklamuhan mo eh, ayaw na mo umaksyon. Yung ahensya ng gobyerno nakakasakop dyan. Kaya ako po nasasabi hanggang ngayon eh, nananatiling bulok ang ating sistema. Ha? Merong mga overseer dyan eh. Ha? Nagmumonitor dapat yan. Yung ahensya ng pamahalaan eh. Wala. Tutulog sa pansita ng mga hinayupak. Kakapal talaga ng mukha eh. Pero, saan ka? Saan sila kumukuha ng sweldo? Ha? Pero ng taong bayan yung pinansusweldo sa inyo eh. Kaya dapat lang, tumbasan nyo ng magandang serbisyo. Hindi ganyan. Ha? Ang hirap eh. Nasanay kayo sa
maling ano eh, kalakaran eh. Ha? Baluktot. Magbago na tayo. Hindi pa ba kayo nadadala? Ha? Eh, makikiisa kayo dyan sa mga politikong, nako, ginawa ng negosyo talaga. Wala na. Ha? Habang ang mga politiko natin ay ginagawang negosyo, ang politika sa ating bansa, wala pong mangyayari. Lalo lang tayong lulubog. Ang bansang Pilipinas ay lalong lulubog kung hindi man maibenta na tayo sa bansang China at maging isang lalawigan na lang tayo. Ha? Maging isang lalawigan na lang o probinsya ng China ang bansang Pilipinas. Sus Mar Joseph, wag naman po sana. Kaya alisto po tayong lahat. Ha, mga kaibigan. Ha? Yung tatahimik-tahimik na ganyan, baka wala na. Ha? Magugulantang na lang tayo. Magugulat na lang tayo. Ha? Sa paggising natin, eh, ha? Sakop na pala tayo. Ha? Ng mga komunista. Ha? Komunistang China. Sabi ko nga eh. Oh, para sa kaalaman nyo, yung hindi po nakakaalam pa, ha? Hindi pa napapakinggan yung una natin mga broadcast. Eh, ha? Napakalakas po ng Communist Party, ha? Sa bansang China. Alam nyo po ba kung ilan ang bilang nila? Mahigit pong 90 million ang bumubuo sa Communist Party of China. Ganyan po katindi. Eh, ang Pilipinas, 110 million ang population natin. Eh, yun, sa komunista pa lang. Ay, konti na lang diferensya eh. O, di, ano, kayang-kaya tayong angkinin, lamunin ng bansang China. Ganon ang, ha? Yun ba ang pangalan ng internet provider dyan, Ati Lulu? Lousy? Lousy University Town? Yun ba may maaari niyang, ha? Hindi natin titigilan, Bombay niya, Asintay niya. Sino mong may ari niya? Ha? Talaga, oh. Diyan kayo mahusay sa paniningil, eh. Pero ang serbisyo nyo, ha? Sa mga customer, bulok. 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 Eh, ewan ko nga, paano kayo nakakuha ng lisensya, eh? Mag-operate ng, ha? Oh, mag-provide niyan. Talagang hindi nawawala yung ano eh. Palakasan, dapat i-waksina natin yan. Itapon natin yan, palakasan system na yan. Walang malakas-malakas. Kailangan pantay-pantay, ganoon. Baguhin natin takbo, ugali ng Pinoy. Hindi yung, ha? Kaya lahat eh, nadadamay. Bulok lahat eh. It's whom you know. Yan, ganun ang kalakaran. Hindi yung talento mo ang, ha? Kundi kakilala ang nangingibabaw. At pag wala kang kakilala, wala kang backer, God damn, sorry. No entry. Ganyan po. Atarantaduan talaga po sa gobyerno natin. Hanggang ngayon, ay nananatiling bulok, bulok, bulok. Simula sa panahon ng yumaong Cory Aquino. Nag-cover din po ako ng Malacanang. Eh. Ha? Matagal-tagal rin po akong Malacanang reporter. Ha?
batasan reporter nung ginagawa po yung bagong konstitusyon, the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Nagpupuyat din po kami roon. Kasama yung mga CONCOM commissioners, Constitutional Commission, ayun, commissioners. At yan po ay sa batasang pambansa. Nagawa ko rin bahay yan. Dahil, yun po ang coverage ko. At nung matapos nga yan, sinasabi ko sa inyo, kahit na napakaraming butas, yung 1987 Constitution na yan, pilit inapura ng mga CONCOM commissioners at dinala sa Malacañang. Kasama nga ako sa pagdadala niyan. Nagtataka nga ako dahil hindi kinurek yung mga butas. Super dami. Sige, ayot yan. Pinapirmahan kay, dinala kay Tita Cory sa Malacañang. Ayun, pinirmahan. Yun ang bagong constitution. Maraming diferensya. Yung sinasabi po natin butas, diferensya po yun. Sa 1987 constitution na dapat inayos, hindi apurahan eh. Ngayon, amyenda. Ang daming dapat unahin eh. Amyenda. O kagaya yung yung chacha sa economics. Sus Mariose po. Talagang hindi tayo tumigil sa sa katarantado. Nandiyan na yun. Iayos natin ang trabaho. Hindi yung pabalik-balik tayo. Lalo na sa mga panahong kinakailangan. Dahil gusto na pong makausad. Gusto po ng taong bayan na makaalpas na tayo sa lubhang kahirapan dito sa ating bansa. At siyempre, makaalpas sa napakalaking pagkakautang ng ating bansa. Di ba? Pag naisaayos yan, palagi ko naman, mabibilang na lang yung mga kababayan natin na magsisialis sa Pilipinas para sa ibang bansa maghanap buhay. Ayun. Dami yung dapat asikasuhin. Ano-ano ang inuuna nyo? Gaya niya, eleksyon. Wala na. Puro eleksyon na naman yan. Patay ka na. Patay kang bata ka na naman. At tupagin nyo, puro eleksyon. Wala. Ganyan po katindi. Ang dami na nga natin problema. Kung ano-ano pa inaatupag nyo. Samantalang yung kagaya nung contractualization. Pwede nyo namang kung gugustuhin nyo bilang isang mambabatas maghain kayo ng magandang batas, panukala, bill, resolution at kailan maipasa para gumanda ang takbo ng mga manggagawa dito sa ating bansa na hanggang ngayon napakalaking porsyento ng mga kawawa nating mga kababayan walang tenure of security. Bakit? Yung mga mapagsamantalang kapitalista na kumpanya na ayaw tumanggap ng mga regular na empleyado, puro kontrata, ayan. After 6 months, 5 months,
You have to reapply. Kailangan mag-apply ka uli for another contract. Yan po yung pinasisibak natin ng mga kababayan natin. Pinagigiba sa tatay digong ko ng labor force. Na ipinangako naman ng tatay digong ko na gigibay niya ang contractualization. Pero, ano po ang nangyari? Hanggang ngayon, matatapos na lang ang kanyang termino, nganga pa rin ang taong bayan, partikular ang mga manggagawa, kawawang mga manggagawa. O yan, ang gagaling nyo. Anak ng teteng talaga, oh. Hirap, eh. Mga politikong to, eh. Lalo na. Wala na. Nagsimula na po. Makikita nyo ngayon. Sekundaryo na lang ngayon yung COVID. Yung West Philippine Sea. Na mga issue. Ang mahigpit pong pinag-uusapan ngayon ay puro politika na. Anak ng teteng. Samantalang noon, kunyari pa kayo, ayaw nyo niyang politika muna. Ang unahin ay yung pagsugpo sa paglaganap ng coronavirus na ito. Pero bakit kayo? Nabibisto niya. Nabisto na kayo. Nabisto na ang mga kawalangyaan nyo. Yan, galit na si Cynthia. Miss Cynthia Busti. Pangakong napako. Sir, sabi niya, nawawakasan ng contractualization. Yun nga si Cynthia. Hanggang ngayon kawawa yung mga manggagawa natin sa mga malls. Lalo na, hanggang 5 buwan lang ang kontrata. Pagkatapos ng 5 buwan, mag-a-apply ka uli. Anak ng teting talaga. Karamihan, wala pang SS. Walang kung ano-anong benepisyo. Talaga naman salbahe. Hindi nyo ba nakikita yan? Dapat sa inyong mga mambabatas, yan ang mga unahin nyo. Yung ikabubuti ng taong bayan. Partikular nga yan, yung mga samanggagawa para mawakasan na ang contractualization na lalong nagpapahirap sa mga manggagawa dito sa ating bansa. Mga hinayupak na ito. Talagang samantalang ang taong bayan nagpapasweldo sa inyo sarap ng pork barrel no? Sarap waldasin ang people's money, ang taxpayer's money. Kung wala yung mga wala yung people's money, taxpayer's money, anong wawaldasin nyo? Wala. Ang gagaling nyo. Puro kayo dititulo. Saan-saan kayo nag-aral? Pinagmamalaki sa ibang bansa, ganito, ganyan. Magsalita kayo. Kakapal ng mukha nyo. Tama ka, Cynthia. Matagal nang isinisigaw nga yan Pero hanggang ngayon, walang nangyayari. Grabe. Lalo pa naging grabe yung problema ngayon ng mga manggagawa
Wala nga security of tenure. Sa Amerika, iba. Pag may SS number ka, yun. Yun ang pinakapasis mo para sa trabaho. Otherwise, hindi ka makakapasok ng trabaho roon sa Amerika. Eh dito, anak ng teting talaga. Oh. Ha? Oh. Hindi natin lulubayan yan, Cynthia. Ha? Ipagsisigawan natin. Ha? Hanggat hindi nawawakasan ang problemang to sa contractualization. Anak ng teting talaga. Oh. Sus Mariosep, maawa kayo. Palibasa kayo ang sasarap ng buhay nyo. Ha? Ang sasarap ng mga ha? Kinakain nyo. Oh. Ang sarap ng buhay nyo dahil sa ha? Pagsipsip sa dugo ng mga ng taong bayan sa kaban ng bayan ng bansa. Yan eh. Ay, subukin natin walang magbayad na walang magbayad ng kanilang mga ha? Taxes. Ano, ano susweldoin nyo? Ha? I-boycott yung ha? Pagbabayad ng buwis. Oh. Tignan ko kung magpakamatay pa kayong mga ha, tumakbong congressman, senador, kung ano-ano. Kung wala kayong tatanggaping sweldo o wawaldasing pera ng taong bayan. Grabe. Grabe na po nangyayari sa napakahabang panahon. Ha? Sobra. Kaya hindi ko masisisi itong kaibigan natin si ha? Charlie Pry. Kuya Charlie Pry. Oh, sabi niya, from Marcos to Pinoy, ha? 60 presidente. 6 presidents. Ah, eto po, pakinggan nyo. Ang utang natin ay 3.7 trillion pesos. Okay? Ah, from 2016, oh, ayun ha. Anim na presidente po 'yung nagdaan ha. From Marcos to Pinoy, anim na presidente, ang utang natin ay 3.7 trillion pesos. From 2016, oh, ito. Simula nung 2016, ibig sabihin, simula po sa pag-upo ha, ni Mayor Rodrigo Roa Duterte, ha, umabot na ito ng halos 11 trillion, 11 trillion pesos. Ha? Isang presidente lang yan, sabi ni Kuya Charlie, anak ng teting talaga. Oh. Sus Mariosep, eh, hindi po tayo makaalpas eh. Ha? Imbis na makaalpas tayo sa pagkakautang na yan, pagkakalugmok ng bansa natin sa utang, eh lalo tayong lumulubog. Oh. Dahil sa naku po, ha? Eh, sabihin na natin, dahil sa pandemya, oh. Okay lang. Pero eh bakit nga eh bakit karamihan eh wala na di bali ko na naitulong sa taong bayan wala eh. Hanggang ngayon po eh ang daming umaangal na hindi pa nakakatanggap kahit na isang duling na kusing na ayuda mula sa gobyerno. Oh. At dahil nga sa kahirapan, nakita nyo naman, ha, pumutok ang community pantry at kung ano-ano pa para matulungan ang nagugutom na taong bayan, ha, naghihirap, nagdarahop,
dahil po sa kawalan ng trabaho, ha, dahil sa COVID-19 nang manalasa sa ating bansa at sa buong daigdig. Ganun po yan. Ha, maliwanag po. From Marcos to Pinoy, ha, 6 presidents po yan. Uh-huh. Ang utang natin ay 3.7 trillion pesos. Okay? Pero sabi nga ni Kuya Charlie Fry, from 2016, umabot na ito ng halos 11 trillion pesos. At yan ay sa ilalim lang ng isang presidente, ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas, si Mayor Duterte. No, okay? Ang laki ng utang, pero lahat ng proyekto, ha, sabi ni Kuya Charlie Fly, talagang nagngangalit, nanggigigil sa galit ang Kuya Charlie Fry ko. Ha? Ang laki ng utang, sabi niya, pero lahat ng proyekto galing pa sa mga nakaraang administrasyon at ang mga bakuna, puro durasyon. De, may nabili naman. In-announce nila yon, Kuya Charlie. May nabili naman. May binili sila. Saan napunta ang mga inutang? Ipinaliwanag na yan. Eh. Ha? Sana nga. Totoo. Ipinaliwanag na yan sa talk to the people, address to the nation ng Tatay Digong ko. Isang besta, ano ko yan, nanunood ako dun sa pulong nila eh, sa address to the nation na yun eh. Sabi ng tatay ko, oy, paliwanag mo nga, Sunny, yun po ang Secretary of Finance eh. Finance Secretary si Sunny Dominguez eh. Oh, Sunny, dahil marami nagtatanong, saan raw napunta yung mga inutang natin? Ha? Na pambili ng bakuna. Doon po, dinitalye ni Sunny Dominguez, ha? Finance Secretary Sunny Dominguez, kung saan-saan napunta yung pera na inutang ng bansa natin. Hmm. May pinuntahan naman, Kuya Charlie. Nasa bangko, anong bangko? Yun ang di nila binabanggit. Ha? Sa tubo lang, pag yan eh. Ha? Alam mo naman ang kalakaran sa bangko. Ha? Pag diniposito mo yung, ha? Time deposit lang yan eh. Kung trillion yan eh, naku, yung isang trillion, magkano? Ha? Tubo nun. Ha? Sa isang buwan lang, oh, tatlong buwan, dimos. Hmm? Time deposit mo for 3 months, 6 months. Oh. Ha? Habang hinihintay ang mga bakunang yan. O, tsaka saka mo bayaran. Ayos na. Bastante. Ha? Bingo. Presto. Kaya nga, siguro ito si Benjamin Joknoy, Central Bank Governor. Tahimik na tahimik eh. Siya ang may pinakamalaking sweldo, ha, sa mga nasa gobyerno. Gobyerno, naknanteteng talaga. Ha? From DBM, Department of Budget and Management, nung binira siya ron, oh, napaganda pa. Central Bank Governor. Ha? Nasa kanya lahat ang kwalta. Eh, sa DBM, ikaw lang taga-budget. Oh, ha? Oh, budget mo ganito, ganyan. Oh, ikaw taga-approve. Eh doon sa Central Bank, eh nasa kanya na yung pera lahat. Ay, naku po. Ganyan. Ha? Eh mga tiwalay dito sa gobyernong ito, napopromote pa eh. Napapaganda pa ang pwesto, imbis na kastiguin ng Tatay Digong ko. Alas 7 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Ay.
Yan po ang masaklap na nangyayari dito sa ating bansa. Excuse me po. Ay, nako talaga, Kuya Charlie. Nasa bangko. Anong bangko? Wala. Walang sinasabi kung anong bangko. Ayan. Nako po, Imelda Guantero Ganaban is watching. Ay, sa Angeles, Pampanga yan. From Angeles City in Pampanga, lumundag naman tayo sa lalawigan ng bukid noon. Yan. Si Love Carlet David, nanonood na rin po. Thank you. Oh, pati si Mayi Yamit, nandiyan rin po. Sa bukid noon. Hindi ko lang matandaan yung barangay at saka yung bayan. Nandun sa listahan ko yun. Mamaya, ating papasadahan niya. Total, araw ng Biyernes ngayon. Babanggitin natin yung mga masugid nating taga-subaybay around the globe. Ayun. Para mabuhay naman ang masyahan naman itong mga tumututok sa programa natin dito sa Broad Stream Cast Communicators. Okay? yun, napagdiinan natin yung ano. Nadiinan natin yung issue dyan sa contractualization. Totoo po yun. Ayan mo, Cintia. Miss Cintia Buste from Kuwait. Siguro, isang dahilan rin yan. Cintia, kaya ka lumayo, umalis dito sa Pilipinas. Dahil frustrated ka sa mga nangyayari rito. Pag dito ka lang, wala kang karapatang umasenso. Unless, magnakaw ka, mandugas ka, ayun. Ang mga namumunini rito sa Pilipinas, yung mga magnanakaw, mandarambo, yan. Mga drug lords, yan. Yan ang mga nagsisiyaman dyan. Mga ninja cops. Biro mo. Four-star general. Chief ng PNP. Kasangkot sa partihan sa nakumpiskang shabu. Anak ng teting. Nire-recycle po kasi yan. Ay, nahuhuli ng mga otoridad. Papakita. Ganito yung huli. 100 million. Karamihan doon. Ibebenta uli yun. Kaya sila nagbabarilan. Ganyan ka. Hawalang kaya yung mga men in uniform natin. Sana magbago kahit konti dito sa ilalim ng pamumuno ni General Guillermo Ilyasar. Siya po ang PNP chief ngayon. Pero hanggang kailan lang? 6 na buwan lang po magtatagal si General Ilyasar. After 6 months, tako po, bago na naman ang PNP chief, Sus Mariosef. Ewan natin kung sino yung papalit. Baka kagaya rin ni General Oscar Albayaldi yan. Kasangkot sa droga. Mga four-star general. Makawalang yan. Mga tanga, gago, bobo. Si Abilino Rason Jr., asan na? Dapat yun, nasa stockage yun. Inaresto yun Dahil di sa kasong pandarambong Pagwaldas sa pera ng taong bayan. Plunder.
Oh, panahon ni Gloria yun. Oh, Gloria Macaraeg, Makapagal, Arroyo. Yun. Oh. Oh. Ha? Sino pa? Maraming general na may sabit eh. Ha? Imbis na walang makuhang retirement pay, anak ng teting talaga. Oh. Ganyan yung tinatarantado yung pera ng taong bayan eh. Ha? Imbis na wala nang makuhang retirement pay o mga benepisyo, anak ng tipaklong. Ha? Walang kakaltas-kaltas nakukuha ng mga hinayupak na itong buong-buo ang kanilang mga separation, retirement at kung ano-ano pang benepisyo na dapat eh hindi nyo natanggapin. Ha? Hindi na dapat kayo magkaroon niyan dahil ha? Automatic yun. Pag kayo sumabit, wala na. Goodbye. Lahat yung mga benepisyo nyong dapat tanggapin ay lilipad na. Ayan. Eh, wala. Ang nangyayari dito sa atin eh. Ha? Talagang, ayun. Naknang teting talaga. Sobra walang yaan sa gobyerno natin dito. Hmm. Ha? Naku po. Oh, gaya. Ha? Sobra na po. Eh, yung pangkwan. Sila Purisima. Ha? Four-star general, PNP chief rin yan. Puro PNP chief. Ha? Nagtayo ng malapalasyong opisina sa loob ng Camp Krami. Panahon ni Abnoy, ni Pinoy. Ha? Oh. Ano na nangyari sa mga kasong yan? Ha? Ang dami nyo dapat ipaliwanag sa taong bayan. Ha? Biro mo yan. Puro mga four-star generals yan. Anak ng teting talaga. Kaya natin nasasabi na bulok hanggang ngayon ang sistema natin. Ang sistema ng gobyerno natin. Oh. Ayun, di ba? Kala ko ba, ang gagaling nyo. Ha? Graduate kayo sa ibang bansa, sa mga magagarang paaralan. Ha? Yung mga sinasabing Oxford, mga nako. Ha? Sus Mariosep. Asan ka? Oh. Ha? Puro, ha? Puro pagwawaldas sa pera ng taong bayan ang nauuna. Ganyan katindi. Sa hustisya naman, ganun din. Bulok din ang sistema ng hustisya natin. Ha? Bulok. I've seen it myself, mga kaibigan. Nakita po, ha? Hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming beses po na nakita mismo ng aking dalawang mata ang mga kawalangyang ito. Ha? Sa Justice Department. Grabe po. Mula Ehekutibo, Supreme Court, daming katarantaduhan eh. Grabe. O, yung panahon lang ni Chief Justice Hilario Davide Jr. O, ngayon, papagandang lalaki ka pa. Kung, nako. O, di ba na-question din yun? Yung mga project mo ron sa, ya? Sa Padre Paura, mga honorable na ito. Honorable. Oh, kayo-kayo. Ha? Kung magbatuhan ng putik dyan sa Supreme Court, kala nyo, titino nyo, honorable.
pwe. Oh. Hmm. Hindi ba? Nasaksihan natin ng taong bayan. Ha? Ang walang iyaan nyo riyan. Ha? Kay Justice Corona. Kay Sereno. Ha? Marami pa eh. Mga nakaraan eh. Oh. Talaga naman oh. Tapos, honorable. Pero, eh, hindi ko masisisi ang tatay digong ko kung ayaw niya matawag siya ang honorable. Dahil nga yan eh. Oh. Ha? Chief Justice mismo eh. Walang iya eh. Oh. Sobra. Ha? Ganyan, kabulok. Ang bansa natin, ang gobyerno natin sa Pilipinas. Hmm? Okay, kaya siguro, ha? Gustong kami ng bansang China para, ha? Matuloy na tayo. Matuloy na tayo sa paglubog. Lalamunin tayo ng buong buo ng bansang China, mga kaibigan. Kapag nagkataon, ha? Hindi ba? Mismong sa China na nga nang galing na ha, ang Pilipinas ay isa na lang lalawigan o probinsya. Province of China ang Pilipinas. Sus Mariosef. Ay, nako. Alas 7:12 po. Ha? Alas 7:12 na po ng gabi. Ang ating oras sa buong Pilipinas. Ha? Si Dwight M. Dimuloy is watching. Aha. From Ilocos Norte, kung di ako nagkakamali. Thank you, Dwight, for joining again our show. Ha? Today, Friday. Yeah. Alam ko naman, pag hindi kayo pumapasok sa chat box, sa comment box natin, eh, may pinagkakaabalaan kayo. Busy kayo. Okay lang. No problem. Huh? Anytime. Okay. Good evening, sabi niya. Watching Asintado. Yeah. Stay safe always. Maraming salamat kay Ginoong Dwight M. Dimuloy. Of course, yung kay Susie and Vic sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Pumasok na yata sila kanina, kaya lang medyo hindi ko napasadahan eh. Medyo busy ako sa pagtalakay dito, sa pag-asinta dito sa mga walang yung mga mambabatas na ito eh. Mga honorable daw eh. Ha? Ay nako, ganyan po. Katindi ang problema ng bansang Pilipinas. Tapos, eto, ang daming gusto maging presidente ng Pilipinas. Para ano? Ha? Eh, buti sana kung malinis ang layunin, ha? Ng kandidatong to, mga kandidatong to. Pero wala po eh. Ha? Ha? Malinis? Sus Mariosef, napakatagal na panahon na puro, ha? Ang naluluklok eh, puro mga ano eh. Ha? Mandarambong eh. Oh, sa totoo lang eh. Oh, di ba? Ang inuunan nyo, sarili nyo si interest eh. Oh. Naimbag nga rabi eh. Sabi ni Susie, Big. Oh. Naimbag nga rabi eh yung ita. Amin, ta Bayumbong. Nueva Vizcaya. Siyempre, diyay ipugawa, diyay kiyangan. Diyay Dulnuan family. Oh. Sige, amin kaitan. Ano ba? GCQ ba kayo dyan? Mukhang kwari. Mukhang matindi yung from Nueva Vizcaya to Isabela, Cagayan. Mukhang matindi ang status ng, ayoko kung naging
modified enhanced, MECQ o GCQ ulit. Hindi lang ako makasiguro doon sa status ng quarantine nyo rin. Ha? Okay. Maraming salamat, Dwight, ha? Timuloy, Susie Beak. Okay. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Ha? Oh. Hindi tayo nagkamali, mga kaibigan. Ha? Hindi pa raw panahon. Ha? Talaga ito mga inilolo nila, sarili nila eh. Ha? Oh. Ito, ngayon, naglalabasan na. Ha? Naglalabasan na kung sino gusto. Ha? Gusto maging pangulo. Ha? Ha? Magmana sa napakalaking utang ng bansang Pilipinas. Biro mo. Ang lalakas na loob nito mga to. Saan kukuha ng pambayad ito mga to? Kung hindi, sa taong bayan. Ha? Sa buwis na ibinabayad ng taong bayan. Kaya lang, anak ng teting. Ha? Ay, naku po, talaga. Kaya lang, walang nangyayaring pagbabago. Yun at yun din eh. Ha? Una, maganda. Sa unang upo, ha? Unang taon, maganda pa. Pag nagtagal-tagal na, ay, balik na naman. Sa dating gawi. Walang yaan na naman. Haraklad tetig talaga. Ganun. Paikot-ikot na lang tayo eh. Wala na talagang totoong, ha? Naging leader ang bansang Pilipinas. Nagmamalasakit. Wala eh. Wala yung mga malasakit na mga namumuno sa atin eh. Ha? Oh. Eh, sino? Sabihin nyo. Kayo nagmalasakit sa bansa nyo. Nang maupo kayo sa Malacanang. Wala! Tahasan kong sinasabi ngayon, inihahayag. Ha? Ni katiting na pagmamalasakit sa inyong bansa ay wala. Wala kayong ginawa kundi ang paglustay sa kaban ng bayan. Kaya yan, nananatili tayong bulok. Nagtaraot na bansa. Kaya, natural, ang taong bayan, naghihirap. Oh, wala eh. Pinasasakay nyo lang, chinutsubibo nyo lang ang mga tao eh. Oh, ha? Hindi ba? Ganun lang yayari. Chubibo-chubibo lang eh. Oh. Anak ng teting talaga oh. Ang iniisip nyo. Ha? Eh hindi para sa bansa eh. Hindi para sa taong bayan eh. Ha? Kundi, ha? Ha? Kung paano kayo, ha? Lalo pang magpapayaman. Yun. Nandiyan lahat ang tukso. Huwag niyo sabihin hindi kayo naulingan. Ha? Wala kayong uling sa mga mukha niyo. Ha? Kahit katiting. Nang teting oh. Ano kayo? Perpekto? Pangalan lang ang perpekto. Pero walang perpektong tao. Sa totoo lang. Pangalan meron, perpekto. Pero perpektong tao, wala! Alas 7:20 po ng gabi sa buong Pilipinas.
Ay di ano, tinutsubibo niyo ang taong bayan. Ito, tsubibuhan na naman. Balimbingan na naman. Batuhan kayo ng putik. Ha? Oh. Labasan kayo ng mga baho nyo. Oh. Nakakahiya. Nakakahiya na nangyayari sa bansa natin. Na imbis na kayo ang dapat manguna, ha? Sa pagbibigay ng isang magandang ehemplo sa taong bayan, eh wala. Kayo pa nangunguna sa pagyurak sa bansa nyo. Dahil sa ipinakikita nyo sa inyong mga asal. Asal-aso. Oh. Asal-ahas. Kagaya ni Anaconda. Oh. Ha? JPE, Anaconda. Sabi ni Ate Lulu. Anacobra. Ate Lulu. Wala eh. Oh. Di ba? Tama ba, Ate Lulu? Lulu Lourdes. Lourdes Lulu Principe. Tama ba? Ang ahas. Ha, kahit na anong gawin mo, ahas pa rin yan. At kahit na ikaw pa ang nagpalaki niyan, nag-alaga niyan, simula sa pagkabata, ha, ng ahas na yan, ha, darating ang panahon na tutuklawin ka niyan. Ah, oh, eh, di ba? Eh, yun lang eh. Eh, eh, sino ba yung mga tinutukoy natin tumuklaw? Ha? Mga ahas na tumuklaw sa kanilang mga amo. Ha? Oh, kaya nila naabot ang tugatog ng tagumpay ng mga panahong yun. Ha? Ngayon dahil sa pag-alaga ng kanilang ama. Ang ama ng panahon yun, si Apo Marcos eh. Yumaong, ha, Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos. Yun. Na tinuklaw. Oh, yan. Ni Anaconda JPE Juan Ponce Enrile. Okay, oh. Wala, balik na naman raw yung smuggling doon sa Cagayan eh. Sa Port Irene. Balik na naman yung mga casino, ha? Mga pogo sa Santa Ana, Cagayan. Lalaki. Ang lalaki ng mga casino. Ha? Oh, yung mga high rollers, players, susod doon sa ha? Cagayan Airport na mga limusin at dadalhin, ha, sa mga malalaking kasino, ha, sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Alam yan ni ano, eh, si yung idol ko si Tata Ben Paipon, eh, taga Cagayan yan. Kalayan, Kalayan, Cagayan. Eh, medyo isla na yun eh. Ha? Dulon-dulo na talaga yun. Dahil yung Santa Ana, Cagayan, dulo na rin po yun eh, ng Cagayan. Eh, itong kilat at idol Ben Paipon, sa ano po yun? Ha? Tatawid ka pa ng dagat doon para marating mo yung bayang sinilangan ng ating kasama, kaibigan, ha? Ang nag-iisang Ben Paipon sa balat ng radyo. Okay, ha? Ha? Ben, ha? Kita mo naman, ha? 7:25 ang oras natin. Ha? Eh, tuloy-tuloy tayo. Eh, hanggang alas 8, eh. Talagang ganun. Ha? Sabi nga, eh, the show must go on. Yan. Ha? Kailan tapusin natin yan? Di ba?
hanggang 8 po tayo ng gabi. Ha? Dami natin natalakay. Ha? Contractualization, ang utang na umabot sa trilyon-trilyon, ha? Ang West Philippine Sea, ang mainit na, ha? Ayan, ito, eleksyon. Oh, mapupunan nyo eh. Ha? Hindi lang sa broadcast, pati po sa iba't ibang pahayagan, eh, talagang, ha? Ang bumabandera na ngayon. Ha? Eh kung ano-anong mga pangalan. Ayan ang mga gustong, ha? Maging pangulo. Pangulo, pangalawang pangulo. Ayan. Ha? Naglalabasan na po. Ha? Mga pambato ni Digong. Ha? Ganon. Sa 22 election. Ako po. Sus Mariosep, maawa po kayo. Ha? Maawa kayo sa bansa natin. Ngayon, yung talagang desidido kayong, ha? Ipagpatuloy ang kawalangyaan, bahala kayo. Eh, wala. Pakapalan na lang talaga ang mukha ngayon. Eh, wala, hindi natin masisisi dahil naging negosyo na nga po ang politika sa bansa natin, mga kaibigan. Matagal na. Negosyo na po ito. Hindi na po ito serbisyo publiko. Hindi na po ito paglilingkod sa bayan. Ha? Ha? Siyempre, pag nag-invest ka, ha? Gumastos ka ng limpak-limpak, ha? Babawi ka na turad. Kaya nagiging negosyo. Ha? Oh. Kung hindi ka nag-invest dyan, wala kang babawiin. Ang gagawin mo, magserbisyo ka sa taong bayan, sa bansa mo. Pero, hindi po nangyayari yun. Ha? Kaya, maraming politiko ang nagpapakamatay, maluklok. Ha? By hook or by crook, ha? Nandiyan ang patayan. Ha? Guns, goons, gold, ginagamit. Ha? Para lang manalo. Ha? Mapuesto. Oh. Eh, biro niyong investment na yan. Ha? Talagang sugal. Ha? Sugal ang politika. Ha? Pera. Negosyo. Ayan ang matindi. Oh. Grabe po. Kaya, hanggat ganyan po ang sistema ng politika sa ating bansa, wala po tayong magandang patutunguhan. Ha? Kundi maging province of China. Ay, nako talaga. Province of China coming soon. Parang pelikula eh. Parang, ha? Ano kaya to? Maging box office kaya to? Box office hit? Ha? Philippines, province of China, coming soon in your favorite theaters. Ay, nako talaga, oh. Sus Mariosep, Lord, patawarin mo po sila. At hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Talaga po, mang kampo ni Satanas. Oh. Naglipa na. Kampo ni Satanas. Naglipa na ang mga demonyo. Ha? Ay, nako. Wala na talaga. Ang kakapal na mukha, ang titibay ng sikmura. Dahil
yung galing sa pandarambong ay kaya nilang lunukin. Anak ng teting talaga. Oh. Ganyan katindi ang mga politiko. Ay nako. Kung gahasain ang buwis ng taong bayan, anak ng teting, garon-garon na lang. Walang nga talaga. Ha? Ang mga mambabatas, ha? Na mga honorable kuno, hindi nyo dapat ka pinapakialaman yung mga pagawaing bayan eh. Wala kayo nauuna eh. Anak kayo ng teteng eh. Ha? Yung SOP. SOP. Dati 40%. Ngayon 50% na yata na wala na. Wala na pong natira sa proyekto. Dahil ha, yung nakakuha ang kontratista, ha, ibibigay naman sa subcontractor. Kaya kakarampot na lang po dun sa budget na yun ang mapupunta sa proyekto. Sus, Mariosep, yan po ang ilan lamang sa mga kawalangyaan na nangyayari sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Tumaas from 40% na SOP, naging 50%. Kakaltasin pa yun. Ha? Sa contractor, subcontractor, wala na po. Maswerte na kung may 30% pang mapupunta doon sa proyekto na pinaglaanan ng pondong yun. Saan pa pupunta? Sa bulsa ng mga honorable. Yun na nga lang provincial development assistance pan eh. Yung PDAP eh, kita nyo kung paano winalangya, ha? Winalangya nila Janet Napoles, ha? Janet Napoles et al, ha? Hindi ba? Sino nagpasasasa, ha? Limpak-limpak na provincial development assistance fund ng mga senador, ha? tapos honorable nako. Hindi ba? Gaya ni na JPE ni Anaconda. Gaano ba katagal nagsilbing senador yan? Hanggang sa maging Senate President pa. Ang haba eh. Isa, 12 taon, 2 terms eh. Yung unang termino po ay 6 taon para sa isang senador. Pwede ka uling tumakbo kagad for another term. 2 terms po yan eh. 6 years, 12 years. Tapos doon pahinga ka kung gusto mo. Hindi ka pwedeng tumakbo senador uli. Bababa ka. Congress naman. Doon ka naman magwawalang ya uli. O kaya governor. Ha? O kaya bababa ka. Ha? From senator down. Ganun na lang po. Ikot eh. Rigo doon. Ganun lang. Ha? Wala na. Kaya kawawa yun. Kawawa yung ano natin eh, bansa natin eh. Walang katapusang panggagahasa, pagwawaldas doon sa kaban ng bayan. Ay, nako. Ang sarap. Ang sarap waldasin ng pera ng taong bayan. Anak ng teting, ganyan po. Ha? Ganyan po ang nangyayari sa bansa natin. Wala na. Kapakanan ng taong bayan? No way. Makapagpakita lang ng konti. Photo ops. Magwapo.
Negosyo, negosyo, negosyo ang politika sa bansang Pilipinas. Kaya ganyan, nagkakawindang-windang ang ating bansa dahil sa kagagawan ng mga hinayupak na politikong to. Anak na teteng talaga, oh. Ano, tignan ko nga kung sinong merong malinis na hangarin sa inyo. Sa mga, ha? Gusto maging, anak po, oh, talaga, oh. As tignan ko kung sino ang totoong may malinis na hangarin na mabago ang bulok, ha? Ang takbo ng bulok na sistemang ito sa ating bansa. Oh, sino? Sino sa inyo? Tingnan nyo mga mukha nyo sa salamin. Kung ikaw nga, yun, tinutukoy ko. Ha? Tingnan mo nga yung mukha mo kung may uling. Ah, nakalantetig talaga. Ay, nako. Walang iyaan na talaga. Iba na ang takbo talaga. Ha? Kailangan to, matibay ang ano mo eh. Matibay ang apog mo. Matibay ang sikmura mo. Makapalang mukha mo. Eh, pag hindi, ala. Nganga. Nganga ka. Ha? Pagmasdan nyo lang po. Ha? Mga pahayagan. Nakaw. Ha? Kesyo. Tandem ganito. Presidente, vice-presidente, si ganito. Nako po. Sus Mariose. Ay, nako. Ay, siraan, kaliwat kanan. Ayan na po. Samantalang, nung isang taon, eh, malayo pa raw ang eleksyon. Ha? Ha? Huwag munang isipin niya eleksyon. Ha? Ang isipin natin, sabi ng mga hinayupak na ito, ha? Eh yung kung paano malalabanan. Ha? Masasawa tayong virus na, ha? Tumama sa atin. Eh, wala eh. Lumutang rin ang katotohanan. Ha? Ha? Dahil hindi nga po biro-biro ang susunod na eleksyon. Ha? Presidential election po ito. Ha? Dito po nakataya sa mananalong presidente, bagong presidente ng Pilipinas. Ang kinabukasan ng bansang Pilipinas. Ang kinabukasan ng taong bayan. Oh. Kaya eh, pag wala pong konsyensya yung naupong pangulo, todas. Oh, todas tayo. Ha? Eh kung yung puso ni no eh, puso ni Satanas, Sus Mariosef. Ha? Ang budhi no ni maitim, naku po, Sus Mariosef. Ha? Tapos ang boxing. Ha? Ang iniisip nun eh, ha? Eh, pansari, patay tayo. Eh, kung utak kriminal pa yan, patay tayo. Wala na. Dire-diretso na tayo. Ha? Dire-diretso na tayong lalamunin. Ha? Lalamunin ng bansang China. Ha? Ha? Oh, kita nyo ha? 90 million strong plus. Para sa inyong kaalaman, mga kaibigan, 90 million plus Communist Party, ha? Ang meron po sa bansang China. Kaya powerful po yung Communist, eh. Communist Party ng China. Eh. They're very powerful. Ha? Kaya po nila gumawa ng isang presidente gaya ni Xi Jinping. Ha? Pag wala pong, pag hindi nakialam,
Ang Communist Party, wala po, mahina ka. Oh, pero pag, ha? Pag Communist Party ang gumawa sa'yo, matibay ka. Ganun lang po yun. Ha? Eh, siyempre, sino pa mananaig? Ha? Hindi yung makapangyarihang ha? Chinese Communist Party. Ba yun? Eh, sila maunlad na. Eh tayo, pupugak-pugak pa hanggang ngayon. Eh lang presidente na nagdaan sa atin. Hanggang ngayon, ang ekonomiya natin ay pupugak-pugak. Pugak-pugak-pugak. Yan. Oh, eto ba? Ewan ko, etong isan to. Lumutang na naman. Ha? Tumakbo ka ng presidente eh. Natalo ka, eto ka na naman, bumalik ka na naman, anak ka ng teting. Oh. Para kasi anaconda, GIPE. Ha? Tumakbo rin presidente, natalo. Eh, paanong mananalo yung si anaconda? Ha? Si Juan Ponce Enrile. Ha? Eh, bistado ng taong bayo ng barahan niya. Na tinuklaw. Ha? Ang ha? Strongman na si Ferdinand E. Marcos. Na siyang nagbigay ha? Na siyang gumawa kay Juan Ponce Enrile aka anaconda oh, noong mga panahong yun kaya yumabong ha? Ha? Naging sikat ha? Kinatatakutan ang pangalang Juan Ponce Enrile noong mga panahong yun ha? Oh. Pero asan ka? Tinuklaw ng anaconda si ha? Ex-President Ferdinand Edralin Marcos na nag-alaga sa kanya. Kaya nga ho, ihambing nyo sa ahas eh. Ha? Yan po ang ahas. Hindi po magpapago yan. Ha? Lahat ibigay mo na. Ha? Lahat ibigay mo na. At siguradong ha? Tutuklawin ka pa rin yan. Ahas nga eh. Inahas eh. Oh. Ha? Eddie, are you with me? Let's go. Patay. Takdang teting. That triggered the EDSA revolution. Ha? Sinimulan ng ahasin ang yumaong Ferdinand Marcos. Ha? Na hanggang ngayon, eh sinisisi. Anak ng tetik, walang katapusan. Ha? Sinasabi nilang, nagnakaw, magnakaw. Eh, kayo ba? Ano? Ha? Wala bang duwis yung mga kamay nyo? Ha? Sinasabi ko na eh. Tignan nyo muna yung mga sarili nyo. Ha? Eh, hindi naman kayo. Wala nga perfecto, sinasabi ko eh. Ha? Mga hinayupa kayo. Ang ahas ay ahas. Hindi na mababago. Pag nagalit sa'yo, tutuklawin ka niya. At kahit hindi magagalit, magalit sa'yo ang ahas, ha? Pag nakatuwang ka, tutuklawin ka niya. Kahit na anong alaga pa ang ginawa mo dyan sa ahas na yan. Ahas nga eh. Oh, eto, laking ahas nito. King snake nga to, anaconda. Yung anaconda, sa Amazon River lang po makikita yun. Ha? Ganyan. Ha? Ganyan si JPE. Ha? Oh. Oh. Hang, na, noong namamayagpag sa as defense minister noong mga panahon ni Apo Marcos, inandun na rin ako. Defense military reporter na po ako at that time. Ha? Kaya, naku po. Ayan. Ang ahas ay ahas. Period. 7:45 ng gabi. Ang ating oras sa buong Pilipinas. Okay. Medyo magkagasolina lang po ako. Ha? May 15 minutes pa po tayo. Medyo aayudahan naman natin itong lalamunan natin. Sandali lang po.
Ay, nako. Ang ahas ay ahas. No, gaya nito. Ang kaganda ng mga litrato eh. Ha? Colored pa. Sino kaya ang may malinis na hangarin? Ha? Sa mga gustong makasungkit. Ha? Nang pwesto ng tatay ko sa Malacanang. Nako, totoo kaya itong mga ha? Hangarin ito? Ha? May sino? Sinong may malinis na hangarin? Ha? Ha? Yan ang tanong natin. Sino? Ha? Ang makakapagpabago ng takbo sa bulok na sistema ng ating bansa? Sino? Sino sa inyo? Ha? Oh. Anak ng tete. Ha? Hindi nakukuha siya. Paganda ang lalaki. Pagwapuhan niya. Ha? Hindi nakukuha sa titulo yan. Abogado. Ang dami. Kung ano-ano ang titulo niyo eh. Ang kinakailangan po sa isang Pangulo, susunod na Pangulo, ay merong malinis na record ng panunungkulan sa gobyerno. Ha? Malinis ang budhi. Hindi mandarambong. Hindi magdanakaw. Hindi mapagsamantala. Hindi makasarili. Oh. At lalong-lalo na wala pong personal na interest para magampanan niya ng tunay ang kapangyarihan bilang ama pinuno ng bansang Pilipinas. Ganun lang po kasimple. Oh. Eh wala, nahalal natin puro abogado nga. Ha? Engineer nga. Ano pa? Ano ba yung mga titulo ng mga nakaraan? Oh. Wala eh. Puro mandarambong din eh. Ang gagaling. Mga ekonomista. Sus Mari Joseph. Ha? Magandang gabi po. Sabi ni Caroline Gabot de la Cruz. Good evening. Oh. Ha? Kumusta kayo dyan sa General Trias, sa Bella Vista Subdivision. Okay, thank you, Carol, for watching. Huli man daw at magaling, abot pa rin. Yan, matatapos na yung programa natin. 7:49 na eh. Ha? Mula naman sa Ottawa, ha? Sa Ontario. Ottawa, Ontario, Canada. Ha? Si Mr. Sunny Castaños, yan, oh, ito, sabi niya, kung sino ang wala sa politika, ang gustong gawin sa ngayon, yun ang may malinis na hangarin. Okay. Oh, pwede ka namang ano eh, kung gusto mo talagang, ha, may magawa ka para sa bayan mo, sa bansa mo, hindi mo na kinakailang, ha, pumwesto. Kung anong kaya mo, gawin mo. Hindi yung iniisip mo eh, yung magagawa sa iyo ng gobyerno. Tayong mga taong bayan, tayong taong bayan, tayong mga Pinoy, ang dapat mag-isip kung anong may tutulong natin, may iambag natin sa bansa natin para gumanda, malagay sa ayos ang takbo ng bulok, bulok, bulok na bansa natin. Na imbis nga umahon sa kahirapan, ay nalulugbok. Nababaon sa pagkakautak. Kaya, ang taong bayan, ang mga mamamayan, ay patuloy na naapektuhan, kaya naghihirap. So, eh, mga dapat gamutin, hindi magamot ng mga hinayupak na nasa pwestong yan. Oh, sa tagal ng panahon, andyan pa rin yung mga problema ngayon eh. Lalo na yung contractualization na yan. Anak ng teteng. Sus Mari Joseph, magsilayas na kayo dyan.
Ha? 7:51. Medyo papaalam na po ako. Naiinis na ako dito sa mga mukha nito eh. Ha? Paya, lalo na ito santo. Oh. Sarap pa ng ngiti eh. Ha? Tumakbo ka ng presidente. Natalo ka. Oh. Andiyan ka na naman. Bakit? Ano ba pinupuntirya mo? Ha? Para mawaldas yung pera ng taong bayan, people's money, taxpayer's money, naknantetik, tigilin nyo na kami. Ha? Mukha kayong mga demonyo, mga kampo ni Satanas. Ha? Oh, para kay si Enrile, tumakbong presidente, hindi na nga nanalo eh. Oh, dahil, bistado na siya ng taong bayan, na isa siyang anaconda, ahas, ganun po, kaya hindi natalo. Si Juan Pensin, really, nung siya'y kumandidatong presidente, tumakbong pangulo ng Pilipinas. Todas. O, isa pa. Sino pa? O, yun din, ganun din eh, ang sitwasyon eh. Si Manny Villar, o, di ba? Tumakbo rin presidente. Gumastos ng napakalaki. Nagbuhos ng, ha? Pero ano, todas din. Lagapak. Oh, yung prime water. Nako, Sus Mariose po. Prime water, inaangal, saan-saan. Anak ng teting talaga, oh. Ay, nako, ganyan. Oh, naging house speaker pa yun. Naging senate president pa yun. Oh, ngayon, pinakamayamang Pilipino sa buong Pilipinas. Oh, ha? Nabura na si Henry C. Siya na ang pumalit sa pwesto ni Henry C. Ha? The richest Filipino. Ha? Former House Speaker Manny Villar. Former Senate President Manny Villar. Nang teting talaga. Oh. Ay, nako. Ay, kaya lang, hindi nga, buti nga, hindi nga nanalo itong mga inayupak na ito. Kundi, matagal na tayong, ano, na leche. Ganun yun. Ha? Ay, nako. Maraming salamat po, Mr. Castaños, from Ottawa, Ontario, Canada. Ha? Nakompleto tayo. Meron tayong US, may Canada, ha? Merong Middle East, may Asia, approved. Ano pa, Europe, si Bong Agustines, ha? Laging nakatutok. At saka si Danny Buenape. Kumusta kayo dyan sa Paris, France, okay? Ha? Marami pa tayong mga ibang pangalang kwan eh. Nadidiskubre pag dinadaanan na, pinapasadaan natin ulit itong chat box natin. Kaya lang, medyo nakakalimutan ko yung iba eh. Hindi ko na ililista kagad eh. Ha? Next week, sa pagbabalik po natin sa araw ng Lunes, God willing, muli po tayong magtalakayan. Ha? Magkita-kita, magkarinigan. Ha? Sa susunod na linggo. Araw ng Lunes, yan. Dahil bukas po, Sabado at Linggo, bukas Sabado, wala po tayong programa. At ganyan din po, sa Linggo, wala rin. Kaya, pagbabalik po ang inyong palatuntunang asintado sa araw po ng Lunes. Okay? Sana eh, marami kayong napulot sa mga ibinalibag kong mga pag-asinta, pananaw, opinion, etc., etc. sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Salamat po sa lahat ng mga nag-participate sa atin. Lalo na si Miss Cynthia Buste from Kuwait. Ta talaga naman. Tama. Yung tungkol dyan sa contractualization hanggang ngayon.
ha? Ay, wala po nangyari. Inutil ang mga nasa poder, nasa kapangyarihan. Hindi nila magiba ang mga maimpluwensyang kapitalista. Kapitalistang ito na silang namamayagpag, nagpapahirap sa mga manggagawa sa ating bansa. Eh kung wala yung mga manggagawang yan, eh asan kayo? Ha? Wala eh. Palibhasa, nakbo, ewan ko. Ha? Hindi natin, nako, eh, hindi po natin titigilan yan. Ha? Ipagpapatuloy po nating asintahin yan. Ipagsisigawan natin hanggang sa magising, magkaroon ng kaukulang aksyon ang ating pamahalaan tungkol sa bagay na yan, ang kontraktualisasyon ng mga manggagawa na hanggang ngayon ay kaawa-awa. Yun. Ha? Sa mga hindi po natin nabanggit, wala na pong ano eh. Hanapin ko pa yung listahan natin eh. Kodigo natin, lahat ng mga, ganito na lang. Lahat ng mga nakatutok dyan sa Canada, ha? Aside from Mr. Castaños, sila Louis Edith Ganaban Sanchez, ha? Leolinda Ganaban, Fernan de la Cruz, Hernan, sila Eli Taparan, Yul Baritugo, sino pa? Si Louis Lani Malines, Rebecca Pangilinan, lahat-lahat na kayo dyan sa iba't ibang bahagi, probinsya ng Canada. Ha? Okay. Maraming salamat sa inyo sa pagtutok. Ha? Doon naman sa US of A, ha? Sa US, ha? Unang-una siyempre sa Kuya Armando Bautista Ganaban ko. Yan. At sa kanyang mga anak, mga apo, lahat na kayo dyan. Ha? Kila Kuya Rile, ha? Ati Gowi, kila Rico, ha? Kila Madet, Armadet, yan. Sa California, Madlaing Family, Gabot Family dyan sa Livermore sa California, Sampayan Family, ha? Rosario Family, Nicer Family, at marami pang iba. Sa New York, kay Purel Salvo, Absede de Guzman, etc., etc. Ha? Noel Ganaban, dyan sa New York din. Okay? Sa Middle East, ayun, kay Cynthia Buste at yung mga nasa Qatar, nasa Oman, magandang umaga sa inyo lahat dyan. Ha? Sa Singapore, kay Mel Ganaban, Raul Ganaban sa San Jose, sa California, nako, pasensya ka na lulu, hindi natin natalaka yung barilan dyan sa SLEX, ha? Siguro next week na. Wala tayong programa bukas eh. Ha? Alas 8 na ng gabi. Kaya hanggang sa Lunes po, pansamantalang nagpapaalam ang inyong abang lingkod, Sammy Ganaban Gabot po. Ha? So hanggang Lunes, magandang magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Maraming, maraming, maraming salamat po. Ayaw pumasok. Yun. Oh, sandali lang po. Yung ating extra, medyo naglulo ko. Ayaw pumasok. Ang tabayanan po ang ating kaibigan.
si Ben Paipo. Inyong natunghayan at napakinggan ang kaibigan ng lahat pagdating sa pag-asinta sa mga usaping panlipunan. Sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Talaga. Sandali lang po. Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwi ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Happy weekend po sa ating lahat, saan man kayong dako ng mundo. Ang tabayaran po, sa loob lamang ng ilang sandali, ang ating kasamang si Ben Paipon sa kanyang palatuntunang Your Honor, Please. 8:02 na po ng gabi. Bye-bye!